kapalaran ko eh. Parang yun na yung kapalaran ko, parang wala nang pag-asa. Parang walang pag-asa. Kasi hanggang ngayon eh, walang pa rin pag-asa. Nakilala ko yung asawa ko sa bakery. Asawa ko, nagtrabaho kasi ako sa bakery. Tapos ngayon, nagkatuluyan kami. Nag-aaral pa yung asawa ko noon. Nag-aaral pa. Pinatapos ko lang ng high school. Okay, ito na anak namin ngayon. Panganay ko, 12 na yun, 12. Yung bunso ko, 3 months pa lang yun, 3 months. Napunta siguro kami dito mga 1981. Nahinggan nyo kami dahil magandang mga tanawin daw rito. Kaya maliit pa ako napunta rito. Maliit pa. Ang bahay na inuwihan namin ngayon, hindi sa amin yun. Sa bayaw ko yun. Sa bayaw ko, nagtrabaho sa Maynila. Sila mag-asawa. Tapos ngayon, yung bahay na yun, walang umano. Kami natulog doon. Sa contraction kasi ngayon, realist ang isang araw ko. Ngayon, pagka walang contraction, pagka walang trabaho sa contraction, nakamasada ako ng motor. Pag lumalabas ako ng alas 7, hindi, minsan, uwi ako ng tanghaling tapat. Ang kita ko lang ng mga 200. 200, pag balik mo ng hapon, kikita ka ng mga 100 pamigit na ganyan, pang gasolina naman yun. Kasi yung kita mo ng tanghali, pangkain yun. Tapos yung paghapon, pang gasolina naman yun, pagka nilatitira. Pinabudget ko kasi, ang una-una ko muna, bigas, saka ulam. Yung matitira, yung pambili ng gatas, diaper, yun ang inuuna ko muna. Yung kandila, kasi wala kaming ilaw eh. Wala kaming ilaw sa bahay. Kandila lang. Katol. Yung mga ginagastos ko sa bahay. Yung kinakakasya ko lang yun. Pagkadating naman kasi ng maga, wala na. Hanap buhay ulit ako. Di pa ako nagkakaroon ng ibang trabaho kasi yung trabaho talaga dati, bakery. Bakery lang talaga yung trabaho ko. Wala nang iba. Kasi mahirap kasi mag-apply sa ibang ano eh. Ibang, hindi ka naman kasi nakapag-aral eh. Ang ano ko naman, walang nagpa-aral sa akin. Walang sumuporta na kamag-anak man lang o magulang kong babae kasi nasa Maynila yung magulang kong babae. Karoon sila ng pamilyang iba. Kasi malito kasi ako, kapag namatay na yung tatay ko.
kung nakapagtapos sana ako, sana hindi ganito yung buhay ko. Pero gusto ko naman sa buhay ko yung hindi mayaman. Yung, kasi katamtaman lang yung nakakain na kami ng pamilya ko ng 3 beses sa isang araw. Yan yung gusto ko eh. Nagkaroon kami ng anak na asawa ko, 25 ako noon. Tapos yung asawa ko naman, 18, walang noon siya. Wala pa kasi yung plano magkaanak noon. Ang gusto ko kasi pa noon, mag-ipon para may maano kami ng kahit na paano bahay man lang. Eh ngayon, wala kami kahit na bahay, wala. Ang gusto ko talaga ng anak, apat lang. Ang gusto kong anak. Ay ngayon, sa lapit. Eh sa ngayon, ayun, nagdagdagan. Hanggang sa naging 7. Kasi gusto ko nga sana ipatali yung asawa ko. Kaso wala kami yung pera na panggagastos man lang kahit sa ospital. Kapag kasama ko kasi yung pamilya ko, masayang-masaya ako. Sa pagka yung mga anak ko sumasalubong sa akin maliliit, masayang-masaya ako. Mas lalo kung may dala kang pasalubong sa mga anak mo, masayang-masaya. Eh, sabi ko nga, kahit na papano, yung mga anak ko, mahal na mahal ako nun. Advice ko lang sa kanila, sana pagka ganun na sila sa gusto na sila sa edad, sana magtrabaho sila ng kwan para makaumulad yung buhay nila, para hindi maging katulad sa pamilya na pinanggalingan na nila na minsan hindi kumakain, minsan nangungutang. Yan ang sinasabi ko sa mga anak ko, sana magpaano sila, pagkatino.